Ito ang tunay na unity kapag matuwid ang namamahala, ang bayan ay nagsasaya. Ngunit kung masama ang namumuna, ang bayan ay nagduduha. Pagkakaisa ng mamamayan upang ipaglaban ang kapakanan ng nakararami at hindi lamang ang interes ng iilan. Sumali rin po ako sa koalisyong ito dahil katulad at kasama ng ating mga obispo, pari, madre, pastor, kababaihan, kabataan, manggagawa, maralitang tagalungsod, magsasaka at iba pang batayang sektor, naniniwala ako na kailangan naming magsama-sama, lalo na sa panahong ito na pinagtatangka ang patayin ang mismong kaluluwa ng ating bayan. Ano naman ang kahihinatnan natin kung pagmamasdan lang natin ang nagbabadyang dilim? Kailangan talagang magsama-sama ngayon upang sabihin hindi namin palalampasin itong pambababoy sa konstitusyon sa muling pagpapasayaw ng tsa-tsa. Ang turo nga sa atin, kapag matuwid ang namamahala, ang bayan ay nagsasaya. Ngunit kung masama ang namumuna, ang bayan ay nagluluha. We are so tired of weeping over our broken hearts and their broken promises. Napakarami ng mga pangakong napako kung kaya't lumuluha ang bayan. Pero ngayon, papawiin na natin ang mga luha sa ating mga mukha at sama-samang babalikatin ang krus ng laban kontra sa tsa-tsa upang tunay ngang ang ating bayan ay maging isang bayang magiliw. Kaya't inaanyayahan ko po kayong lahat. Samahan kami sa aming patuloy na pakikinig sa tunay na daing ng ating mga kababayan. Dumalo po kayo at magpadalo pa sa mga susunod na pagtitipon sa mga eskwelahan, mga simbahan, mga komunidad, kung saan palalimin pa natin ang ating pagmamilay sa napakahalagang isyong itong humaharap sa ating bayan. Sana po, samahan niyo pa kami sa pagdarasal na marinig na ng mga nasa poder ang tunay na hiling ng ating bayan. Bantayan po nating maigi ang buong proseso ng tsa-tsa. At sana rin po makiisa sa iba pang mga pagkilos ng iba't ibang mga samahang tumututol sa charter change. At sa huli, tulad ng awit at isang dasal na rin, may the days of tsa-tsa be numbered and may the leadership of the people take its place.